Itu bayan. Orang tiba. Now, we need broken. Now, this one is already separated. Eh, tanggalin ito, tanggalin mo to. Pwede ito tanggalin. Oh, para makita. Three O-rings, two O-ring shoes. This one is broken string. Yo, what's up mga tropa? Once again, welcome back to my YouTube channel, Mandirigmang Marino TV. As you can see sa video yan, ay i-discuss ko sa inyo at i-share ang ating mga naging trabaho noong nakaraang mga linggo. Yan yung cylinder ng hydraulic sa scuba. Yan yung nagbubukas na ginagamit para maloadingan o madischarging ang bodega. Yan ay hydraulic cylinder na nagkaroon ng leakage. Ayan ang oil seal na tinatawag, binabaklas at pinapalitan ng bago ng mga nagtatrabaho na yan, engineer at taga deck. So full force yan, bali kumbaga join yang engine at deck department dahil nga babaklasin at mabigat. So mapapanood nyo dyan sa video yung ating mga ginagawa pagka kayo ay nakasakay sa barko. Yan, kailangan iniisa-isa yan para hindi magkakapalit-palit. At ang mga nagtatanggal naman na yan, katulad nung motorman dyan, ay may mga previous experience katulad din po sa atin. At iba-iba po ang klase ng hydraulic cylinder. Iba-ibang klase yung pagka-style niya. Yung iba may pinapalo, yung iba iniikot na lang. So panoorin nyo na lang yung background na yan. At habang pinapanood nyo yung background na yan, ay haluan na rin natin ng istorya or kwento na nakapaloob sa pagsakay natin sa barko. Bilang guidelines sa ating mga motivation, mapapanood nyo dyan, hindi lang porque tayo ay boson, AB, oiler, OS, fitter, engineer, mapapanood nyo dyan sa video niyan, pwede kayong tumulong dyan dahil para meron din kayong kaalaman at knowledge. So, i-elaborate lang natin yung mga nangyayari dyan na mga trabaho. Yan, kung mapapanood ninyo yan, mahaba-haba tong video na to, kaya mahaba-haba yung ating kwentuhan. So tatalakayin natin na habang pinapanood nyo yung background na yan, dahil yan oil seal lang naman yan, pinapalitan lang nila tapos kinakalikot. So habang yon, yan sandali lang, yan pinapakita ko dyan yung mga itsura ng ating ano, baka ma-recognize nyo sila dyan na may kakilala kayo. So pagmasdan nyo mabuti yung mga itsura ng mga naging kasama natin. So yan, kumbaga parang pang port, apat na bats na yan, yung mga mukha ng iba na yan. Yung iba pangatlong bats, kasi first bats tayo dyan. Ayan, nililinisan yan. So pasensya na ulit kayo dun sa dumadating na message kasi nakaka-distract. Pero ayun, no, yung medyo skinhead, si chief engineer yun, Ukrainian yun. Yan, si third yan, yung nangungunang nangangaliko tsaka si segundo. Siyempre, umasis din si Boson para magkaroon din siya ng kaalaman at idea. So, hindi na kayo mahihirapan kung kayo ay aspiring o inspiring na fitter or kahit na welder or machinist. Hindi kayo mahihirapan na trabahuhin yung hydraulic kasi hindi yan pang one-man job. Kailangan dyan ay sama-sama, tulong-tulong. Mas maraming mata, mas maraming isip, mas maganda, mas mapapadali minsan ang trabaho kung walang nagmamagaling na crew para hindi... sabi nga, hindi medyo difficult ikabit, hindi difficult tanggalin. Kaya, kumbaga, idea lang. Give and take lang ng idea. Bigayan lang. Hindi yung iba, sila yung nasusunod, pero hindi naman nila alam pala. Kaya, matututunan nyo rin yan sa panonood ng video na yan, sa sharing. At pag nakasakay kayo sa personal, sa international, malalaman nyo yan.
Supposed to be ang mga ganyang repair sa iba doon sa mga pinanggalingan ko ng mga guryo na kumpanya ay meron din tayong binibigay na extra dyan. Iyan naman extra job lang. So, yun. Chamba-chamba lang. Swerte-swerte lang. Pag nakasakay kayo sa may bayad, kung ilan ang binaklas cylinder, ay malamang may presyo. Pero dyan, dito sa kumpanya namin, salamat. Thank you. So, yun lang. Ang ating mga sinishare sa inyo, iniikot ko yung video. So, hindi nyo naman iisipin na nagbibideo-video lang tayo dyan dahil nga, ayan o, pumunta ako dyan sa ano, sa steering. Yan, ako ang naka-assign or naatasan na magpalit ng hydraulic hose. So, yun na nga, pumunta ako dyan sa steering, no. Hinahanap ko kung ano yung size at kung ano yung haba. Nakita nyo yung dalakong sample, isusukat ko yan syempre para magsakto. Kasi kung hindi magsakto, babalik na naman ako, medyo may kalayuan. Kasi yung mga hydraulic hose na yan, iba-ibang size yan, depende kung sa control or sa hydraulic cylinder. O meron din dyan sa lifeboat, meron din sa rescue boat, diba? Iba-ibang size kasi yan. So yan yung aking sinisipat, yan, pinaplyslatan ko pa. So dyan sa makina, hindi pa pwedeng lahat ng tao ay nandoon, lahat ng engine department na crew ay nandoon sa kubyerta. So, para magtrabaho. So, diyan may naiwan talaga diyan. Ang naalala ko na iwan diyan ay yung kadete. Kasi yung wiper, motorman, tsaka ako, tsaka lahat ng engineer ay nandoon sa kubyerta. So, sila yung magbabantay diyan kung ano yung alarm at kung kailangan nilang tawagin yung engineer sa radyo, tatawagin nila. Kaya sila yung naka-stay diyan sa control or sa makina. Kasi tayo naman ay naka-angkurahe that time sa Los Angeles. So yun, may nakita na akong isa. Yan na, isa na yung nakita ko. Pi-prepare na natin yan. So actually yan, bumalik na. Yan yung hinihiga, kung napansin nyo, nilagyan natin ng chain block. Ganyan talaga pagtanggal, tapos hugutin mo siya, tapos iikot mo yung, yan, iikot mo yung pinaka-ulo niya para matanggal siya na malaki yung traha. O yan, pinipiting na. Yan, sinusubukan na. So, madali lang naman ang trabaho na yan. Basta kabisado na nila yung trabaho at may idea na sila. Dahil nga usually, ang mga nagpapalit dyan, assist lang tayong Peter dyan. Kasi nga, yan sa mga ganyan, engineer talaga ang nangunguna. Lalo na kapag ka nagkaroon ng leaking uli or nagka-problema, kung sino yung magkumabit, hindi naman tayo ang mapuputukan dyan or masisisi or sasabihin na pinalitan na ba't nag-leaking ulit. Kasi maraming gumawa at yan, trabaho na yan is for engineer. Kaya kung may idea tayo, pwede natin sabihin. Kung wala silang idea, yan yung sinuikot yung ulo. Yan yung pinaka ano yan. Yan yung papasok yung pin dyan sa pinaka ulo na yan. Dahil yan yung nagsisilbing lock. Yan, medyo malaking tao yung motorman natin. Kaya inaano lang niya, binabraso-braso niya lang. Yan yung ating mga sharing sa inyo. Wala pa kasi ako naging video niyan kahit na dati pa. Although matagal na tayo nagtatrabaho niyan, sawang-sawa na minsan, lakakalimang baklas tayo niyan nung nandun tayo sa guryo. Pero first time ko na nagkaroon ng video na yan, kaya at least papaano sinyer ko sa inyo. Kasi madalas talaga mag-leaking yan. Alam niyo ba kung bakit pinapalitan yung oil seal na yan, yung mga o-ring na yan sa loob? Kasi magli-leaking yan pag binubuksan yung bodega, tapos sinisirado yung hatch cover, yung bodega. At pag lumagpas yung langis dyan, sa ilalim, tumulo, tapos nasa puerto at may inspection ng PSC, Port State Control. Siyempre, may no-note yan na deficiency. Kasi pag oil, pagkalangis, ibig sabihin yan, automatic sa isip nila yan, oil spill agad. So, delikado. Kasi hydraulic cylinder yan. Kaya, as much as possible, palitan na yan. Naka-schedule yan palitan. Pero pag sobrang lala naman yung leaking niya na, kamukha niyang binaklas na, tapos hindi naman na kayang rectify, tapos pag nag-dry dock, automatic yun, lahat yun itutumba at papalitan. Pero yan, napakasimple lang yan kasi ibang klase nga yan. Hindi mo na kailangan pupukpukin kasi wala na siyang ring. Kaya, malalaman niya yan, yung mga sinasabi ko na yan, pag na-experience yun na, napanood ko yung video ni Kabakal o ni Mandiring Mang Marino, hindi ganito yung itsura ng cylinder namin ng hydraulic, parang may ring yung sa amin. Yun yung sinasabi ko. Tsaka to hindi masyadong kalakihan, no? Tingnan nyo, maliit lang. Ayan yung pinaka-ring niya na iniikot, pero ang ginagamit lang dyan, aling rings lang. Iniikutan lang ng aling rings, saka number 13 na, yan o, oh, yan o. Oh. Yan, yung bolt na yan. Tapos yun lang yung magiging ikot niya. Hindi kamukha nung sa amin na pinupukpok talaga namin ng todo. Talagang meron siyang
tawag dyan, special tools na ginagamit na nakalagay sa steering. Ayan na, nakatayo na. Pinatong ko yung video sa taas. Tingnan natin kung makukuha. Ayan, nakabalik na pala yan eh. Yan, yung time na yan. Nakabalik na yan dyan, makikita nyo sa video. So malapit na yan matapos ang video, kaya magsa-shoutout na muna tayo habang ano. Isa lang yung naisulat ko na magpapa-shoutout. Siyempre, importante lahat ng tao nagpapa-shoutout sa atin. Lahat ng tropa ay importante. So, shoutout kay Jim Sinon Magday. Ayan, Pinoy Welder from Taiwan. Salamat sa suporta, bro. Ayan, siya yung nagme-message sa akin na gusto niya mag... tapusin yung trabaho niya dyan sa Taiwan at makapag-ipon siya at mag-inter-island siya. So, nakaplano niya na yung ano, yung gusto niyang gawin. So, nagpapatulong siya sa atin at nagpapa-advise. So, yun nga, sa in-advise ko sa kanya na, sige, diretso mo lang yan. Tuloy mo lang yung kontrata mo dyan, tapusin mo, mag-ipon ka. Kasi importante talaga yung may financial eh, na panglakad-lakad pag nag-a-apply, pag nagtitraining. Tapos, syempre, pag may pamilya na tayo, nagtitraining tayo. So, how many months tayo na training, tapos alis-alis lakad, pagkain pa natin, pamasahe. So, siyempre, kung may pamilya tayo, di magugutom, kawawa naman. Kaya, ito ang advice ko talaga, number one, bago kayo mag-apply sa local, inter-island o international, siyempre, kukuha kayong mga requirements nyo. Dapat pagandaan nyo po muna yun. Dapat nakaplano kahit papano. Kasi mahirap naman yung sobrang malaki ang utang nyo bago sumampa. Siyempre, pagka malaki yung utang nyo bago sumampa, halos mga ilang buwan din kayo bago makarecover, makapagpadala, makabayad dun sa inutang ninyo. Kaya, panoorin nyo lang yung ating mga video at matuto kayo, dahil kung sa pag-a-apply naman na pag-uusapan na binibigay ko kayo ng ideas through, ano, through chat. Kaya, yun, good luck sa inyong lahat. Yun lang ang aking maisi-share sa inyo, yung mga trabaho, motivation. Hanggat maaari, mag-ingat kayo dyan sa mga trabaho natin, dahil lagi ko sinasabi, kalusugan ang ating puhunan. Huwag kayong mawala ng pag-asa, kasi sabi nga wala namang ibang tutulong din sa atin kung hindi sarili natin. Yung mga advice na binibigay ko sa inyo, motivation yan para naman makagaan sa inyo, makatulong sa inyo, matuto kayong mangarap. Sabi nga, hindi lang naman porque welder tayo dyan sa Pilipinas man tayo o sa ibang bansa, tapos nakita naman natin na medyo maganda trabaho dito, medyo malaki sweldo. At saka, ito sabihin ko sa inyo, ang pagiging seaman, siyempre seaman, yan na yung tawag sa ating mga OFW sa seabay, seaman na, kahit welder type, Peter, kahit anong rank, seaman na talaga tawag sa atin. So, ang mga seaman, tandaan nyo, yan ay masasabi na nating stable job. As long as na-fit kayo palagi sa medical, healthy ang inyong kalusugan, pabalik-balik na lang kayo sa barko. Huwag kayo matakot, unang sakay nyo, napauwi kayo dahil binenta yung barko, excuse me, under contract kayo, tapos apply ulit kayo kung gusto nyo lumipat sa iba. O kaya balik kayo sa dati yung agency at pasasakayin uli kayo. Basta fit to work kayo, huwag kayo mag-alala. Dire-diretso yan. Yun ang sinasabi ko. Kaya worth it yung ginastos ninyo, lahat ng mga in-spend na money, oras, effort. Pag nakaalis kayo isang beses, dire-diretso na yan. At lagi nyo tandaan, pagka nakaalis na kayo, at isang sakay na kayo, kung medyo mababa agency na inalisan ninyo, pwede kayong mag-apply sa iba. Huwag kayong matakot kasi importante ang sweldo. Kaya tayo nasa barko dahil sa sweldo, dahil sa trabaho na alam naman natin. Bakit tayo matakot mag-apply sa iba kung maliit ang sweldo natin doon sa inalisan natin? Kaya nga tayo nagtrabaho para sa sweldo, di ba? Kasi alam naman natin na yung trabaho. Ngayon, kung first time tayo at gusto pa natin ng mahabang experience, di bumalik kayo sa dati nung agency, doon ulit kayo sumakay hanggang sa matuto kayo. So, yun lang ang aking mga diskarte. Nakita nyo naman, iba-iba lagi ang agency ko, iba-iba lagi ang mga nakasama ko, kasi yun yung aking diskarte na tinatawag. Ngayon, pag gusto ko naman yung kumpanya, babalik ako. Pag hindi ko gusto, yun na yun, goodbye na after ng isang kontrata ko. Basta ginawa ko yung trabaho ko, natapos ko yung kontrata ko, palagi pa nga ako na-extend eh. So pagkataas ng pag nakauwi na, salamat na lang sa lahat. Ganun. Parang relasyon. Pag hindi mo na mahal yung isang tao, bakit mag-i-stick ka pa ba? Diba? Magsasama pa ba kayo sa isang bubong? Lalo na at OFW tayo. Ganun yun. So basta ako, nag-i-stick lang ako palagi sa pamilya ko, sa asawa ko, sa mga anak ko. Yun lang ang lagi kong inuwian. Wala nang iba. Pagdating sa mga kumpanya, pagka hindi ko na, ayaw ko na, may mga nakita ko na hindi naman gusto, na hindi mo naman kailangan na naranasan sa iba, so hindi na babalik doon. Pagka gusto ko, babalik ako. Kaya malalaman niyo yan, pagka gusto ko yung kumpanya, babalikan ko. Pag hindi, salamat na lang sa lahat, ganon. Yun lang, ang aking motivation sa inyong lahat, God bless you ha, ingat kayo sa trabaho. Walang problema sa pag-message nyo sa akin, kung hindi ako busy, magre-reply ako, at kung busy ako,
umihingi ako ng pasensya. Huwag naman kayong feeling importante dahil marami din tayong inaasikaso sa buhay, di ba? Hindi naman tayo, kumbaga, dito lagi na nakatuon 24 hours para lang sa sagutin yung mga comments ninyo. Yun lang. Salamat sa inyong lahat at mag-ingat tayo sa trabaho at mahalin nyo ang trabaho ninyo dahil yan yung magbibigay ng kinabukasan sa mga anak ninyo, sa asawa ninyo. So, yun yung aking laman ng aking sharing ngayon tungkol sa motivation at yung mga pangarap ninyo. Yun lang naman eh. Kumbaga sasabihin nyo, paulit-ulit lang. Siyempre, di ba? Ano ba trabaho sa barko? Di ba? Paulit-ulit lang. Hindi na kailangan natin na elaborate ang trabaho. Dahil pag nakasakay kayo, malalaman nyo. Sabi nga nung iba, mahirap magbarko, madali lang naman pala. Yun, salamat po.